Okay, so today, meron tayong sasagutin ng tanong about real estate. I don't know whether importante sa inyo to, but maybe you can learn something, right? Sir, good morning. Kasi yung bahay namin nasanla sa bangko from way back, mga more than 10 years ago na ata. Tapos naging ropa house na po. So habang di pa nakakabayad nun sila tatay, we had an agreement to pay rent, 2,000 rent monthly. Kaso last year kasi gusto na ipagbili na ang bangko, kaya sabi sa amin, pag-ipunan namin, kami po ang bibili. Sabi namin, no? So gusto nila sila bumili. First option namin, iloan sa pag-ibig, we had all documents na, kaso di naman sinasubmit kasi nagbabalak si Kuya na i-cash na lang po if ever, bababa yung value pag cash namin bibilihin. Yung amount na napag-usapan kasi namin last year is 1.5 million, tapos di ko mag-gets yung nasa papers na nakalagay sa pag-ibig documents na galing sa kanila. Send ko sa inyo mamaya pag-uwi. Well, hindi pa nasa send to. May cash na on hand kami, 1 million. Tingin ko carry pagdagdagan namin hanggang 1.3 kung hindi talaga sila papayag. Sabi po kasi nung kakilala namin sa bangko, try po namin magpasa ng proposal kung ipagbibili sa amin ng 1 million. Then after a week, nagpunta siya dito sa bahay, pinikturan yung property. Tapos sabi sa akin, try na yung mag-contract to sell yung 1 million na bigay namin. Then yung 500,000 daw po yung huhulugan. So ayun, di ko alam gagawin. Siyempre hirap magtanong sa kanila kasi doon sila nag-work. So yun, so ano ang payo natin dito? Real estate. Alam mo, medyo tricky situation yan eh. Kung sa inyo yung property, meron kayong right to do it. Meron kayong first claim dun sa property. Once na mapunta siya sa, parang once na narimata siya. Tapos, since matagal na kayo naguhulog ng rent, supposed to be nakapasok dapat yun as agreement, lease agreement. Hindi ko alam kung pinasok niyo yun as contract. Kung hindi naman, pumunta na yung bangko. Ang concern kasi ngayon, ang bangko hindi talaga nagpapautang ngayon. Kasi nagawa ng mga bayanihan, Tuilas 1, Act, ganyan, etc. So, ang best talagang option is to go to pag-ibig, go through pag-ibig. Tapos, how I would really suggest against paying the 1 million or anything in cash right now. Kasi ngayon ay ano eh, you need, cash is king in any situation. Pero lalo na ngayon. Hindi mo kasi alam kung anong mangyayari pa eh. So, napaka uncertain ng situation, tapos maglalabas ka ng 1 million in exchange of the property. Okay, what would be the worst thing that could happen kung hindi mo siya mabenta ngayon? Pagbibili yung bahay. But it will take time before anyone can move in immediately, di ba? I mean, tapos meron ka pang right against, you know, suddenly mag, ano sila, no? Mag move in. Tapos anything na binayaran mo sa kanila would immediately remove yung chance na magkaroon sila ng case against you, kasi nagbayad ka naman eh. Mabuti kung hindi ka nagbayad, di ba? So ang pinakaano diyan, any amount will do. Kaya nga sabi nila magbigay ka ng proposal eh. Pero definitely wag kang magbibigay ng malaking pasyadong proposal, kasi lugi kayo dun eh. Lugi in the sense na you know, you could get it for much, much less. Na cash out, I mean. Tandaan mo na ang property, yes, it goes up in value. But let's say, lalo ka na, bata ka pa, no? 20 plus years old ka lang, wala ka pang 25. So when you play it out until you get to 60, for example, that's about ilang years? 35 years pa. 35 years pa yan. So, magbayad ka, for example, kaya mo magbayad ng cash na monthly, ano,
pagpasok mo sa pag-ibig ng mga, sabihin mo na ha, napakalaki na nito, 10,000 pesos. Tingnan mo yung magiging loanable amount mo. For 10 years, I'm sure wala na yun. Baka nga hindi lang 10 years yan, baka nga less than pa. Eh yung pa kayong 35 years, pag tiningnan mo yun, kinompute mo yan, baka 4,000 lang yan or something. Kasi 35 years mo siyang babayaran eh. And magbabalance out na yung sinasabi mong interest ng loan at saka yung pag-appreciate naman ng value ng bahay. Kesa nawalan ka ng cash. Unless, wala ka talagang paglalagyan ng pera mo sa ngayon. Pero ako, kung ako yung nasa situation mo, I would not gamble on the 1 million giving it all in exchange of the property. I would play it out. I would even go to business with that 1 million or half of it or even a quarter of it and then just pay the sum as a monthly, you know, as an equity and then magma-monthly ako for, lalo na sa lagay mo, no? So, hindi ko alam, ha, ilan kayong magkakapatid, si kuya mo, baka may edad na ng todo sa'yo, may anak na yon, family. Kung ikaw naman magpa-file, isipin nila wala kang regular na means, no? Kasi dyan natatalo ang mga entrepreneur pa rin sa banko. Eh. Kaya nga kailangan magawa ka ng credit line na maganda dyan. Eh. Kasi ang pinaka-best sana sa kapag-ibig ay ikaw mag-file kasi bata ka pa. Oo. Kailangan mo lang ng proof of income na regular. Importante yun. Kasi pag hindi, di ka ma-approve. Si kuya mo naman, pwede. Kaso nga lang, baka ang edad niya ay hindi ko alam. Wala, sure ha? Kasi hindi ko alam yung details ninyo. So si kuya mo naman, kung babayad siya ng, kung siya mag-a-apply, okay naman. Kasi mayroon siyang regular na income. Mas maikli nga lang yung length nun. So, kailangan mo gusto pa yun as magkakapatid kung ano mangyayari dyan. Kanino mapapangalan yan later on? Estate ba yan ng family nyo as family? Baka mas maganda gumawa kayo ng corporation as a family, you know, family corporation. O isang tao lang ba? Kung ikaw yun, kailangan meron kang proof of income na talagang kaya mo siyang bayaran at least in the next 10, 15 years. And then, yun. Mag-loan ka against that. Appraise mo yung property ipasok mo siya sa pag-ibig pero mag-equity ka din doon kung magkano yun ang bayaran mo. Pinakamaganda yun kasi yung need mo ng cash hindi mo kaagad i-fulfill ngayon, di ba? So I think yun ang pinaka the best mong dapat gawin in that situation unless I miss out something, no? Just tell me kung meron ko na-miss out. So, that's it. So, sa iba naman na nasa ganitong situation, tandaan natin, ang lesson dito is yung cash is king in lalo na in certain situations like this that we have. Pag uncertain ang future, cash is king. Ngayon, you play on the interest. Or you make use of the interest. You make use of time actually. Not the interest. But you make use of time. You play it out. Kasi alam mo naman na sa future mo pa kailangan yung need na yun. Basta ang importante, nababayaran mo talaga dapat yung dapat mong bayaran. Lalo na at property naman yan na nag-appreciate ng value. Ngayon, pwede kang gumawa ng ibang bagay with the cash that you have. In fact, if you put it in investment, to, di ba? Tapos mababa ang stock market, for example, then tumaas siya, no? 15-20% a year. Then, tinan mo yung inilagay mo, itinali mo sa loan na makamag-appreciate lang na kung magkano, right? Versus inilagay mo sa investment na nag-appreciate ng by this much. And then, by the time that, you know, it's high enough, then you can take it out and then just, you know, pay for the whole thing. You know, nobody is forcing you to pay in cash, lalo na for a huge property like that. You don't have to, and you must not, lalo na kung you can play it out for a number of years. Para sa akin, given that you're still young, less than 25 years old, you can plan out the payments, make a sizable equity or something. And then, tingnan mo, magiging monthly for 10 years, for 15 years.
and so on. Kasi the property is there, kung wala namang serious buyers at the moment, papayag yun. Papayag ang banko. Kasi ang importante sa banko, yung regular nilang income. It's not really the cash. The cash, ang banko has a lot of cash. Awas sila with cash. Unless nandun tayo sa isang dire situation na mayroon silang serious liquidity problems. But even in that situation, ikaw pa rin ang bibigyan nila ng preferential buyer ka dyan. Kasi kayo yung nandyan dyan. So, dapat lahat ng cards nasa inyo eh. So, you play it out well. That's it. Good luck. See you next video.